guys. Good afternoon. Ang ganda ng panahon. Maaraw. Masaya lahat ng mga tao. Kaya yung mga tao na sa restaurant sa harapan ng araw. Ngayon guys, papunta kami ng church. Sunday. Sunday. Good Sunday sa lahat. Happy happy weekend. Happy happy Sunday. And blessed Sunday po sa ating lahat. Kaya maraming tao sa kalsada. Maganda ang panahon. Pagkakataon na nila ito para mag pasyal-pasyal. Ito guys, tingnan nyo. Marang lahat na sa kalsada yung mga upuan ng restaurant. Oras po ng lunch ngayon dito sa France. Ngayon po, papunta kami ng church at bibili kami ng ticket. Ang sasakyan namin ay train at hindi bus kasi bus matagal. Kaya hindi kami umabot ng matagal, mga isang oras, isang oras. Hindi po tulad ng train. Ha? Ito yung Mary ng Paris 16. Arrondissement 16. Center po ito ng France. Ito yung pinaka-center ng Paris. Paris, France. Ayan. Malaki yan guys. Hanggang doon sa kabila. At maraming... Yan ang pinaka-munisipyo. At maraming mga, kanyan, mga department. Oops, bakit? Ayan. Pula na nagtawitan. Green. Hindi. Pula. Tapos na yung green. Ang guys, ang dami. Saya, di ba? Alam mo yung mga tao rito, pag may araw, masasaya eh. Iyan ang kwan nila eh. Iyan ang buhay nila yung araw. Pag kasi winter, wala, hindi sumisipot ang araw. Kaya, yan, nasa labas silang lahat. Yan guys, dito na kami baba. At bibili muna kami ng ticket. Titingnan ang barrier rito. Tres lang mo, di ko barrier pa yung meron pa akong isa rito. Bili ka lang tatlo. Bro? Tatlo lang, meron pa akong isa rito. Ay, walang ticket. Dito lang tayo. Iba na kami guys. Nagihintay na kami ng train. Ito na yung sasakyan namin at papasok na kami. Achtung vor Taschendieb. Zu den Niveau, tschüss, Nikolasai.
Huli kayong dalawa. Ever. Nothing changed. Hanggang nandito ka sa Paris. Walang pa Paris. Sir Kang Loto Mother. Na Sir Kang Loto Mother ayan na ano. Uy, dito ayo sa kalamot. Dito na kami guys. Too early, huh? Hello guys, ang forma mo guys. Nice guys. Yan si Edu Manzano. Ayun no. Ng New Year. Yeah, ayos, ayos. Yan ba yung ambasad? Oh, ambasad yan, si ambasad. Oh, driver na ambasad. Ambasad yan, oops. Oh, ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Si madam. Oh, madam. Si madam ambasad. Mm. Ayan si Mushu. May taga bukas pa eh. Oh. Mm. Ayan, may bababa pa, anak na ambasad. Because Jesus know the temple is the heart of Israel. The temple is the heart of Judaism. And Jesus is not pleased kung ano ang nangyayari sa loob ng templo. Bakit? Because hindi siya nasisiyahan sa mga pari doon. Hindi siya nasisiyahan sa mga leaders doon. Hindi siya nasisiyahan sa mga tao doon. Because Jesus believed, when the temple is corrupt, which is the heart of Israel, everything is corrupt. The nation is corrupt. Alam po natin sa Genesis chapter 22, ipinagtagubilin ng Diyos kay Abraham na ihandog niya si Isaac. Alam po natin yan, yung istorya niya. At nung ihahandog na ni Abraham ng walang kaduda-duda dahil nananampalataya siya sa Diyos, no? Nung akmanan niyang papatayin si Isaac, pinigilan siya ng Diyos. Yan. Because God provides a sacrifice for him. Doon na uso, o doon nakatala, God provides. Alin ang pinobride? Pinrovide ang Panginoon yung sacrifice para sa kapatawaran ng kasalanan. Pa ang puno ng igos. Kinabukasan ang pabalik na sila mula sa Bethania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Alam niyo po yung igos? Sa ano sa English yung igos? Figs. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kahit sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang yun ay narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon. At ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalitang salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito. Nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Amen. Kinang mga katabi mo, kung may pinagpapasensyahan mo pa yan. Igay niya sa atin. Yes,
The church must sometimes discipline kapag grabe na yung mga kasalanan. Kapag meron ng mga heinous sin, pumapatay na ng tao, nandoon na yung immorality, yung public scandal, no? Kasi lahat tayo dito, we are begging with the grace and love of God. Nag-aanap tayo ng tinapay ng buhay. Lahat tayo humingi ng tinapay ng buhay sa Panginoong Jesus. Amen. So, yung proseso po ng sanctification ongoing in our entire life. Trabaho para.
barbecue po. Okay, kuha na lang kayo. Wala na. Kaway-kaway lang kayo dyan. Mga food committee, kumain na. Kumain. Kain kayo. Thank you.
Revlon. Guys, andito na kami, pauwi na at natapos na yung sa church. Dito na kami, pauwi na, ito na at magbubukas lang ng kantuan at oras po ngayon 7 past ng gabi, pero may araw pa. May konting salo-salo sa church, extension ng kasal ng ni Dan at ni pasan nombre? Jeffoy. Extension kasi yung iba hindi nakakain doon sa mismong kasal, sa reception, sa restaurant. May limit silang niyaya in-invite, kaya yung iba hindi nakapunta, kaya ngayon nagkaroon ng konting handaan sa church. Okay guys, paakyat na kami at hinihingal-hingal na sa taas-taas na lang tayo magkita-kita guys. Medyo nabubuyoy-buyoy na si sa hingal. Okay, dito na ako sa taas guys at magtatanggal ng mga gamit sa katawan, may bibihis para pahinga para bukas may lakas ulit sa pagtatrabaho, Lunes bukas.